Samantala, kognay sa paghigpit ng mga ipinapadalang balikbayan box, makakausap na po natin si Roy Senyeras Jr., ang presidente ng mga OFW Family Club. Magandang tanghali po, si Raffy Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Hello, Raffy. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Magandang tanghali po. Makikisa po ba kayo sa mga mababatas na gustong paimbestigahan yung paghigpit sa mga balikbayan box? Yes, as a matter of fact, my father, Congressman Roy Senyeras Sr. of OFW Family Party List, pinasa sa akin yung telepono para interviewin dito kasi kausap niya ngayon kasalukuyan ang si Commissioner Berkley na mismo dito sa lunch meeting. Kasama po, magkakasama po kami. At ako ay nag-step out lamang para dito sa interview. At ngayon po, kinakausap na po ng ating representante, Ambassador and Congressman Roy Senyeras, my dad, si Commissioner Lina, para i-prevail po sa kanya na na i-back off niya yung kanyang ikangang sinasabing stricter measures dito sa balikbayan boxes kasi hindi ho maganda ang dating niyan sa mga million-million ng mga OFWs na ibinahagi na ang kanilang pagtutol dito. Opo, Ginoong Senyeras, sa inyong pagkakaalam, paano ho ba daw yung sinasabing dagdag na buwis dun sa mga balikbayan box? Meron ho bang particular lamang or yung sa random inspection ni talagang lahat ng balikbayan box ay dadaan dito? Paano ho ba yung binanggit ng paliwanag ng Bureau of Customs patungkol dito? Sa aming pong obserbasyon, sa aming pong pananaw, hindi ho magkatugma yung kanilang sinasabing taasan yung buwis diyan sa kanilang ginagawang reason para sa pagbubukas ng mga balikbayan boxes. Kasi po, since the 1980s, hindi na, ganyan na ho ang naging pribileho para sa ating mga OFWs na nagpapadala ng mga balikbayan boxes na hindi naman nagiging ganito ang nagiging outcome ngayon. So, ang stand po natin dyan, dapat wag nilang itulak ang ikangang stricter measures nila at kung kailangan nilang tugunan yung sinasabi nilang smuggling o pagpapataas ng buwis, may magawa niya ng ibang paraan and not in such a way na naiipit o napipirwisyo ang mga OFWs natin. Tulad po nabanggit ng mga ibang mambabatas, nabanggit nila dyan at sumasang-ayon din tayo na dumaan yan sa x-ray, na na-covered ng CCTV, kung kakailanganin. Pero wag na nila gawin yung ikangang stricter measures kasi talaga pong mali yun. Mali po yung dating yan sa mga OFWs. Pinapakailaman yung kanilang gamit. Ginoong Senyeras, sa ngayon po ba magkano ang binabayaran ng mga OFW sa pagpapadala ng balikbayan box? At anong magiging epekto kapag itinuloy at pinatupad na ng Bureau of Customs yung kanilang binabalak? In terms of tax po, nakalagay dyan sa ating batas ngayon na tax-free sila. Opo. Yung kanilang pinapadalahan, provided na hindi siya mag-exceed ng certain amount. So yun po ang yung ganyang measure, nakikita naman natin na okay yan sa mga OFWs kasi wala naman silang sinasabing against yan over the past several decades. Decades na ganyan na naging measure. So we want to keep it that way. We want to keep it that way. At kung ano man ang sinasabi ng BOC na magdagdag buwis o etc., against po tayo dyan kasi ang kalabasan po niyan, pinag-iinitan masyado yung OFWs na pero hindi naman dapat. Pero Ginoong Senyeras, tanggap niyo po ba na talagang may mga gumagamit sa mga balikbayan box para nga mag-smuggle ng mga mamahaling mga gamit papasok po ng bansa nang hindi nagbabayad ng tamang buwis? Well, we give the BOC the presumption of regularity. Opo. In assailing that. Kasi trabaho po nila yan. So ganun pa man, kung ilan lang yung mga ayon sa kanilang intel o kanilang pag-aaral, may mga ilan dyan na ginagamit yung balikbayan boxes, doon na lang mag-focus. Huwag yung ilalahat mo na maapektuhan ang 10 million OFWs. So kasi 10 million yan ang maapektuhan po niyan na nagpapadala ng mga balikbayan boxes as a form of their love for their families na in the form of goods and other personal effects na pinapakailaman ng Bureau of Customs. So hindi po dapat ganoon. May paraan yan na hindi ganoon. Hindi yung pangkalahatan na measure na so, masama ang dating. So binabanggit niyo po, Ginoong Senyeras, huwag namang sunugin yung buong bahay kung inahanap ay isang daga lamang. Marami pang measures pwedeng... Tama po. Tama po. Pero pwede naman mag-focus sila doon kung talagang may puweba sila.
na involved sa smuggling itong iilan, eh dumaan sa magandang magandang proseso, sa tamang proseso, hindi yung sinasabi lang nila na random check. Tapos nakita natin sa video, binubuksan nila tapos nagugulo yung mga gamit sa loob. Talaga nakakasama po ng loob yan. Sige po. Tututukan po natin itong balitang ito para naman po sa kapakanan ng 10 milyong OFW sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Roy Senyeres Jr., ang presidente ng OFW Family Club. Maraming salamat po.